Nagsimula ang series sa isang lalaki na hinahabol ng mga zombie. Tumatakbo siya at pinakita na sa lahat ng dako ay maraming mga zombie ang nagpupumilit-abutan siya. Pero sabay higop naman ang noodles ng lalaking nanonood. Ito si Akira Tendo. Sawang-sawa na daw siya sa katatrabaho sa kagagawa ng anime. Ipinakita noong bago pa lang siya sa trabaho na motivated siya. At nakabanggaan niya ang isang magandang babae na nagustuhan niya. Pagkatapos ng trabaho ay nag-inuman sila para makilala ang isa't isa. At pagkaraan ay inakala niya kung uuwi na sila. Pero nagulat siya nang bumalik silang lahat sa trabaho, at dinerecho nila ito ng 2 araw. At ito ang nangyayari sa kanyang buhay sa loob ng mahigit 2 taon na. At nag-asawa na siya, kaso ay nakikita niya palagi ang babaeng si Otori na crush niya. Pero kabit pala ito ng boss niya na tinitira niya kahit sa opisina. Nais sana niyang umalis sa trabaho pero mas lalo lang siyang mahihirapan sa mga bills niya. Kaya umabot naman siya ng 3 taon sa trabaho. Nakatayo siya noon sa isang daanan ng tren nang mag-wish siyang kung wala lang sanang problema. Bago natulog ay kumain muna siya ng noodles. At paggising niya kinabukasan ay lumabas siya para bayaran ang parking rent niya. Pero nagulat siya sa nakita dahil kinakain ng tao yung kapwa-tao. At dahil na-shock ay mabilis siyang tumakbo. At pinakita na hinahabol na lang siya ng mga zombie na black and white. Lahat ng puntahan niya ay panay zombie. Pero imbes na matakot ay naalala nito ang stressful na trabaho. At naisip niyang malaya na siya. Kaya masaya ang gago na tumatakbo dahil hindi na siya stress. Saka ini-enjoy niya ang paligid kahit hinahabol siya ng mga hindi naliligo. Sa isang rooftop ay naalala niya si Otogan, ay Este Otori. Huminga siya ng malalim at nagbike para daw hanapin ang babae. Nagpunta siya sa apartment ng babae at nag-doorbell. Pero walang sumagot kaya pumasok siya at nakita ang boss saka tinulak ito bilang resignation. Doon ay nakita rin niya ang Otogan na babae na naging zombie na rin. Kaya tinakbuhan ito ng bida. Umupo siya sa isang tabi at uminom ng Red North Energy Drink. Saka nagpunta ng grocery at kumuha ng kailangan. Saka nagising kinabukasan na masaya at uminom ng beer. Sinabi niyang iinom siya ng beer sa buong araw na iyon pero nang buksan niya ang ref ay walang laman. Samantala ay nagpapatulong naman ang nagpapanik na sina Kasaka at asawa nito kahit alam nilang walang darating. Ngunit nagulat ang lalaki nang biglang nasa tabi niya si Akira. Sinabi nitong maraming zombie sa daanan nito kaya nakalambitin doon. Tinawag siya ng mag-asawa na magtago sa kanila pero sinabi niyang pupunta siya ng grocery at kukuha ng stock. Kaya sinabi ng mag-asawa na dalhan din sila ng noodles at tissue. Nagbike ang bida at napansin niyang mas dumami ang mga zombie kaysa kahapon. Pero nagpatuloy pa rin siya sa grocery ngunit hindi niya napansin na may camera sa isa pang bike. Kumakanta siya ng beer papasok nang makakita siya ng isang babaeng umiinom ng tubig na kumuha rin ng supply nito. Nagsasalita siyang papogi pero iniwan siya ng babae. Sinundan niya ito para sana kunin ang contact number ngunit ayaw ng babae dahil di daw siya marunong mag-ingat. At totoo naman dahil iniwan niyang bukas ang pinto kaya may pumasok na 2 naghaharutang pangit. Ililigtas sana niya ang babae pero siya ang hinila nito nang may bumunggo na truck sa grocery. Nakita niya ang chicks na maganda kaya agad niyang sinundan. At hindi niya malimutan ang patuwad nitong pagsakay ng bike. Kaso ay wala na siyang bike kaya kumuha siya ng scooter na naroon. Pero sa daan ay nakita niya ang motor ni Wolverine kaya ito ang kinuha niya pa uwi. Masaya siyang umaakyat dahil may bagong motor at nakitang babae. Pero nakita niyang duguan na ang apartment ng mag-asawa. Habang mag-isa ay inalala ng bida ang mga pangarap noong bata. Saka sinulat ang mga ito at ginuhitan ang mga natapos na. Mayroon siyang sinulat na 33 na bagay na gagawin. Ito daw ang listahan niya ng 100 na bagay na gagawin niya bago maging zombie. Parang alam ko na ang takbo ng kwentong ito. Baka tragedy ang ending, huwag na nating i-recap. Sa kabilang banda ay pinakita naman si Shizuka na maagang nagpapalaki ng talbog-talbog sa katawan. Health conscious daw ito na umiinom ng mga vitamins. At sinulat ang mga makabuluhang bagay na dapat gawin para makaligtas. Nanood pa ito ng pelikula ni Brad Pitt na akala niya kung nakaligtas pero na deadbolt din. Nagmanman si Shizuka sa labas at napagtanto nito ang 2 klase ng zombie na may mabilis at mabagal. Saka ito lumabas para kumuha ng supply. At sa grocery na iyon niya nakita ang bida. Gamit ng babae ang camera sa bike nito kaya niya nalalaman kung may paparating na peligro. Nang oras na pumasok yung mga zombie ay sinubukan siyang iligtas ni Akira pero ito ang tinapon niya para hindi mabangga ng truck. Saka pag-uwi ay napangiti ang babae nang tinignan ang mukha ni Akira na masaya dahil lang sa beer. Kahit na ganun ang nangyari sa kanilang lugar, ipinakita naman ang ilang mga BTS na ginagawa ang makakaya para iligtas ang mga taong nasa isang shelter.
harapan silang nakipagpukpukan sa mga zombie nilang fans na mga dating chicks. Sa apartment nito ay naboboryong ang bida dahil hindi siya makalabas kaya sinubukan nitong magbalbas. Nag-scan siya sa kanyang mga kakilala online at naalala si Kencho na kaibigan nito. Ipinakita naman si Kencho na naninilip sa labas na maraming entertainer na naging zombie. Uminom siya ng tubig at nakita ang kasamang babae na zombie. Swerte daw niya at sa kwarto ng 50 Shades of Grey siya pumasok. Bigla siyang tinawagan ng bida at sinabing susanduin doon kahit sinabi niyang huwag. Magkasama silang umiinom sa bar dati at nagyayabang si Kencho kay Akira tungkol sa chicks nitong model. At sinabihan siyang umalis na sa kumpanya na overwork. Pero binabara siya ng bida. Agad nga na nagpunta si Akira sa lugar kung saan naroon si Kencho gamit ang motor. Samantala ay last man standing na ang Pogi, at kakainin na sana siya ng mga tae, pero nakarinig sila ng ingay na kanilang sinundan, kaya nakaligtas ito. Maging ang mga zombie sa gusali na kinaroroonan ni Kencho ay umalis din. Si Akira pala ang naglagay ng ingay saka nagtago sa tubig. Naglalakad si Kencho sa hallway nang marinig nitong may gumalaw. Nagulat na lang siya nang lumabas si Akira. Pero ang masama nitong experience sa trabaho ang kanyang sinasabi. Tapos sumisigaw pa kasi ito, kaya bigla silang pinuntahan ng mga pangit. Mabilis silang lumabas ng isang pinto at saka binarahan ito ng mabibigat na fan. Naiyak si Kencho dahil ano na daw ang gagawin nila. Pero sinabi ng bida na tumalon sila sa mga tuktok ng gusali. Agad na tumalon si Akira at nakarating sa kabilang gusali. Ngunit natatakot si Kencho na tumalon. At sinabi nito nang naiiyak ang totoo, na maging siya ay hindi rin pala masaya sa trabaho na pag-scam ng maraming tao. At pati yung pag-date niya ng mga models ay hindi rin siya maligaya. Sinabi ni Akira na mag-resign na rin ito tulad niya. Kaya lumakas ulit ang loob ng bakla at nagbuelo, saka tumakbo na hinahabol ng mga zombie. Pagtalon niya ay nagawa pa niyang maghubad sa ere. Kaso ay nabitin siya at muntik nang mahulog at mamatay na hubad. Pero tinulungan siya ng bida. Saka naiyak ito sa sakit dahil nagasgas pala ang itlog nito. Kinagabihan ay nag-bonfire silang hubad sa rooftop at uminom ng beer hanggang umaga. Nagawa pang maglaro ng bida ng shooting game. Nagluto ng masarap na noodles si Kencho kaya napakain ng marami ang bida. Sinabi ni Kencho na di kasi marunong magluto si Akira kaya wala pa siyang nakadate. Kaya sinabi ni Akira na magde-date daw siya sa oras na iyon. Ngunit nang maghanap sila ng chicks sa paligid ay nag-o-ocho-ocho na zombie ang nasa kalsada. Nakita ni Kencho ang mga nais pang gawin ni Akira at dahil niligtas daw siya nito ay kasama na siya ng bida. Nagmotor sila paalis ngunit nakita nilang sarado ang daan dahil sa mga nasirang sasakyan. Tapos may parating pang truck na minamaneho ng mga baliw na zombie. Nagpanik na naman si Kencho kaya agad na nag-isip si Akira ng paraan. Pinatalo nila ang motor at nagawa nila sa oras na lumipad sa ere kasabay din na magsalpukan ang apoy at truck ng diesel kaya para silang naging action star. Napadpad sila sa subway kung saan nakita nilang mas marami pang zombie doon. Sinabi ni Akira na maghanap sila ng electronics store kaya agad silang pumasok sa isang naroon at nakatakas. Sa loob ay may nakita silang mga babae at isang lalaki na pawang natatakot. Pero pinalakas ni Kencho babae ro ang isang chicks. At mabilis silang naghanap ng alak at beer at pulutan saka nagharap para mag-get to know each other. Naisip ng dalawang bida na makakapag-chicks sila sa gabing iyon. Nalaman nilang mga flight attendants ang mga babaeng ito, na isa sa target ng dalawang bida na makadate, kaya nag-imagine sila, kaso ay panira ang mga zombie sa labas kaya natakot uli ang mga chicks. Agad na nag-isip si Akira ng paraan para makausap ang mga babae. Subalit nagkamali siyang nagtanong kung may BF na ang isang babae. Kaya naging weirdo ang dating niya sa oras na iyon. Samantala ay legendary babae ro talaga si Kencho na nagawa ng malapitan ang babae at mag-espada ang mga daliri. Saka nagpapogi kay Akira bilang pagsasabi na mas gwapo siya. Naiisip ding magpapogi ni Akira na tinungga ang buong bote ng alak. Pero dahil nolesing siya ay si Kencho ang nang chick sa dalawa habang tulog siya. Habang nasusuka sa banyo ay sinamahan siya ng isang babae. Pinakita ang kasama nilang lalaki na may kagat pala sa paa at nagiging zombie na ito. Saka nito pinabakaka ang isa na lasing din at kinagat yung pakay sana ni Akira. Narinig ni Kencho ang sigaw ng babae pero dahil nasarapan na ang kasama ay wala na itong pakialam. Sinabi ng babaeng kasama ni Akira na nag-alala siya sa bida. Kaya nagkaroon ng pag-asa si Akira. Pero sinabi rin ng babae na may BF na ito kaya naiyak ang bida ng palihim. Hinahanap ni na Kencho at babae nito ang isa pa. Pero nang humarap ito ay butas na ang bunganga sa ka-BBJ sa bote. Mabilis nitong sinugod ang kasamang babae na lasing pa rin kaya nakagat agad.
Sa kaginapang nito si babae ro pero gamit ang bag ay hinampas niya ang zombie. Sa pag-uusap ni Akira at ni Yukari ay nasabi ng babae na stressful din ang trabaho niya. Dahil napapagalitan din sila ng mga customer na walang dahilan. Binahagi din ni Akira ang nangyari sa buhay nito at ang trabaho. At sa kakalaunan ay sinabi sa babae na kung pangarap niya ang flight attendant ay pagbutihin niya lang. Ngunit mula sa likod ay dumating ang panira na zombie at kinagat si Yukari. Nagawa naman ni Akira na masuntok ito na mahulog. At pinatayo ang babae na ayaw na sana niyang iwan. Ngunit nang hinayang siya dahil akala niya kung makakapagtanim siya ng talong pero hindi pala. Saka nagkwentuhan pa sila ng kaunti, at nang muling umatake ang zombie ay tinulak na siya ni Yukari para umalis. Nagkita muli ang magkaibigan. Naiiyak si Akira dahil virgin pa rin siya, pero natawa siyang bigla nang makita niya si Kencho na daladala ang malaking flat screen. Saka mabilis silang umalis para maglaro ng computer game. Subscribe at like mo lang yan dahil makakatulong ito para makapag-post pa kami ng anime recaps Tagalog. E po-post natin ang karugtong kapag mayroon na ulit.